nagsimula ko nung makilala ako noon. Ako'y high school pa sa aking mga kaklase na nag-share sa akin. Natatandaan ko, tumanggap ako noon sa Panginoon. Natatawa nga sila kasi paulit-ulit ako nag-a-accept tuwing merong gano'n. Noon, nananalangin ako na sana, Lord, patapusin mo po ako ng pag-mentor. Pagkatapos nun, haharapin na kita. Lagi nila akong hingi ng hingi. Hingi ako ng hingi. Lord, sana ganito. Pagkatapos kung ano, papasahin mo naman ako. Wala akong, parang wala nga akong time yun yata na magpasalamat eh. Hingi lang ako ng hingi. At lahat ay binigay niya. Yung desire ko, gusto ko laging mag-church. Kaya lang, laging mayroong, kasi nagsisimula pa lang yung aking practice. Ano, lagi akong binibigyan ng maraming hindrances para ako'y makalaging attend ng church, makapag-cell group, no, di ba? Pero laging nandun yung desire ko. Pero merong mga tao na katulad nyo na hindi tumigil, hindi ako tinantanan hanggang unti-unting pumapasok na sa sistema ko na ang Panginoon ay harapin ko naman, tama na yan. Realize ko na hindi ko kaya na ako lang ang magbago. Kailangan merong divine intervention sa akin. During the encounter, doon ko napatunayan din na talagang uy, pilit akong inaagaw. At kailangan lang talaga na mag-desisyon ka. Pagkatapos nun, parang ang ganda na ng pakiramdam ko. Ang dami kong, actually ako doctor, ano, pero ang dami kong nararamdaman sakit sa katawan na nawala yung sinukupulahan. Yung stress, yung pain lagi sa tiyan ko. Kasi hindi ko lahat sa kanya. Noon kasi natatakot ako na pag hindi ako ngano doon ng mga health pasyente o legal responsibility ko. Pero ang ginagawa niya, napansin ko na kapag inuna ko dito, nahalagaan yung pasyente ko. Yun ang aking mga experiences na na-realize ko na talaga may Diyos. Kasi sabi ko, feeling ko ang tigas-tigas ng aking ulo, ang tigas-tigas ng aking kalooban. Pero naparealize niya sa akin na totoo ako, buhay ako. Yun, nag-work siya. Tapos, noon ko na-realize na when I look back, ang dami ko palang dapat na ipagpasalamat sa kanya. Kasi binigay niya sa akin lahat ng aking dreams. Hinintay niya yung tamang panahon. Talagang in his time. Isa sa mga pinagpapasalaman ko ay binigyan ako ng dalawang pamilya. Pamilya na by blood and family sa spiritual na pareho akong inaalagaan. Maraming problema pero hindi ako iiwan. Ngayon, sabi ko sana yung mag-glorify yung puri sa nilang puri sa aking panggagano. Ang pakita ay ating. Yun ang gusto kong mangyari sa the rest of my life.